So ayun mga guys, magandang araw. Ngayon, magtatattoo tayo ng Ghost Rider. So itong tattoo na to guys ay cover up. Pakinggan nyo na lang yung mga sasabihin ko, yung diskarte sa paggawa ng ganitong tattoo. Kasi ang tattoo na to ay walang lining. So mag-i-start talaga kayo. Gagamitin yung needle ay shader. Yan. Pwede na naman kayo gumamit ng RS, pero mas okay kung shader na yung gamit nyo. So dito guys, ang ginamit kong needle ay emalya. Tapos meron akong isang perasong needle na ginamit dito. Ang brand naman nun ay Quell cartridge needle. Itong size ng needle na to, 7cm siya or 7rm, pares lang yun guys. At ang ink na ginamit ko ay iba-iba. May Radiant, Arctic Ink, meron ding Star Bright, tapos sa black ang ginamit ko, syempre Dynamic Black. Yun talaga yung pinakalagi kong ginagamit sa mga tattoo ko kasi proven and tested na yun guys. Bili kayo nun kasi maganda talagang brand ng ink yun. Tapos yung piliin nyo na yung 8 ounce. Kasi guys, mabilis maubos talaga yung ink na black. Halos lahat kasi ng tattoo ginagamitan ng black, kaya mabilis siyang maubos. Yun. Marami nagtatanong ilang volts ba yung ginagamit ko. Usually gumagamit ako ng 7, pinakamataas na yon, 7 volts. Tapos yung pinaka lagi kong ginagamit yung 6 volts or 6.5 sa shading. Kasi pagka naglining ako guys, minsan 6, minsan binababa ako pa ng 5.5. kaya kakaiba talaga yung paglilinya natin, hindi katulad ng iba na napakataas. Sa akin hindi naman talaga big deal yun eh, kung saan ka sanay yun yung gawin mo. Kasi syempre ang pagtatato may kanya-kanyang diskarte talaga yan. Hindi pwedeng sundin mo yun kasi hindi rin pare-parehas yung balat. Yan. Kaya hindi ko naman sinasabi na sundin niyo ako. Yung sinasabi ko dito sa vlog ko, sa mga tutorial ko, yung way lang ng pagtatato ko, sinasabi ko sa inyo guys. Pwede nyong gayahin yun, pwedeng hindi. Pwedeng pumulot lang kayo ng konting diskarte sa mga ginagawa ko. Tapos kayo na bahala magdagdag kung ano bang diskarte gusto nyo. So ganun lang guys. Kasi mas maganda yung matutunan nyo talaga sa sarili nyo. Pero mas advantage pa rin yung may nagtuturo. Kasi pagka may nagtuturo talagang magagabayan kayo ng maayos. Yung mga proper way magagawa nyo. So yun. Ito guys, ginamit ko dito ay 14RS, yan. Ayan yung ginamit natin na pang shading sa mga detail. Kasi pagka maliit yung ginagawa natin, dapat yung RS yung gamitin nyo. Round shader, yan. Hindi kasi talaga ganun kadali pagka CM yung ginamit nyo or RM pagka maliit. Kahit sabihin natin na gamitin nyo yung 7cm or 5cm, hindi talaga ganun kadali yan guys eh. Mas madali talaga pagka RS yung ginamit nyo. So isa yun sa mga diskarte na pwede nyo talagang idagdag sa pagtatato nyo. Pagka maliliit yung detail, ang gamitin yung needle ay round shader. So the best na the best dun yung 11RS or yan, 14RS. Yan yung mga magaganda gamitin sa mga detalyadong tattoo. So yun lang naman guys. At yun, gaya na sinabi ko kanina, yung yellow, tignan nyo, ngayon siya nag-pop. Kasi hinintay natin na makapagpahinga yung balat. So ayan guys, diba? Dilaw na dilaw. Ang ginamit ko pala na yellow ay Star Bright, yan. So kung gusto nyo maganda talaga yung dilaw na gagamitin yung ink, ang bilin nyo ay Star Bright Canary Yellow. Yun talagang isa sa pinaka the best na yellow na ink.
Hindi naman sa pag-aangat ko sa Starbright, pero na-compare ko na kasi yung mga ibang ink, yung Radiant, Intense, yan, nasubukan ko na yan. Nasubukan ko na rin yung Eternal. So, para sa akin, ang hirap pantayan ng Canary Yellow ng Starbright. Talagang solid, guys. Hindi naman sa pag-aano. Talagang maganda siyang klase ng tinta. So, ayan yung ginamit ko naman dito na ink. Gumamit ako ng magenta and then violet. Yan. Pinagsama ko lang kaya ako nakuha yung ganyang kulay na dark magenta. So, ganun lang yung diskarte, guys. Kailangan marunong din kayo sa color mixing. Importante kasi yun eh. Pagka nagtatattoo tayo ng makulay. So, mamaya hahanapin natin kung visible pa ba yung dati niyang tattoo na ano, na old school na tribal. Ayun, guys, di ba sinasabi ko rin sa mga vlog ko na ano, na hindi talaga ako nagko-cover up masyado. So itong tattoo kasi na to, guys, sobrang tagal na at faded na siya. Kaya nung sinabi sa akin ng kaibigan ko na gusto niya raw patakpan, gusto niya ano, Ghost Rider, tinignan ko muna yung tattoo and then sinabi ko pwedeng takpan yan kasi hindi naman siya keloid. Tapos malabo na talaga yung tattoo. So, ayun, ganoon talaga ako. Hindi ako basta-basta nagko-cover up kasi ayoko yung ano, maging useless yung cover up. Tapos babalik din agad yung dating tattoo. 'Di ba? Pangit naman ng ganun. So, minsan sa umpisa kaya talaga nilang i-cover up, pero in the long run babalik talaga, guys. Kaya dapat ano niyo, sabihan niyo yung client na pwedeng bumalik. Pagka ganito yung ginawa natin or pag ganito naman, magiging cover up talaga siya, pero may mga visible pa rin na konti. Basta tandaan nyo lang yung sinabi ko, guys. Ilagay nyo lang sa isip nyo yun kasi importante yun sa mga gusto magpa-cover up ng tattoo. Hindi talaga ganun kadali mag-cover up, kaya kausapin nyo talaga yung client nyo ng maayos bago kayo mag-cover up. Yan. So, ayan, guys, yung ginawa ko. Pasensya na, hindi ko napakita yung ano, yung ginamit ko na quill. Kasi, ano, nag-cut-cut lang tayo ng video. Yan. Pero gumamit din ako, guys. Kaso, nabagalan ako, kaya yung 14RS na yung ginamit ko. Kasi yung quill ko ay 9RS. Medyo, ano eh, medyo maliit. Nababagalan ako. Kaya yung medyo malaki na. Mabilis pang pumasok yung tinta kasi malawak. I mean, malawak yung range. Yan. Ito, guys, ano na lang tayo. Highlights. Kunting puti-puti na lang to. Yan. So, yun mga guys. Ito na yung result ng cover-up natin. So, ayan. Hindi nyo na nakikita yung dati niyang tattoo na tribal. Kung di pa pala kayo nakasubscribe, mag-subscribe na po kayo kasi marami pa po akong i-upload ng mga tattoo videos, tattoo tutorial at marami pang iba. So hanggang dito na lang muna. Sa susunod ulit. Bye!